kapayapaan at magandang gabi po sa inyo. Minsan ba, nararamdaman mo sa buhay mo parang may kulang? At iniisip mo kung paano ito mapupunan? Salamat sa Diyos, dahil handa siyang tayo ay tulungan. Sama-sama nating dinggin ang kanyang mga pagpapayo at direksyon dito sa programang Full Life. Mga kaibigan, sa muli po, sa paghahangad na kayo po ay aming mapaglingkuran, kung paano nga ba natin patuloy na maaabot o makakamit ang pagkakaroon ng full life or kumpletong pamumuhay. Muli ay isang aralin po ang sa tulong ng Diyos ay amin pong ibabahagi po sa inyo. Ang pamagat po ay Palabra de Honor. Siguro po, mas madaling ipakilala ito kung ang magiging paraan po natin eh, sa paraan po ng aking partner, si Brother Amadeo. Pakinggan niyo po. Ganito po yan, kapatid na Ryan. Palabra de Honor. Mga salitang tila limot na ng madla, baka nga di na inabot ng kabataang abala. Mga salitang tumatak sa kaisipan ng marami, subalit sa hindi paninindigay, kinahantungan ay pagsisisi. So, yun po. Ang salitang palabra de honor ay mula sa wikang Espanyol na ang pahulugan ay word of honor. Totoo naman po yung nabanggit ni Brother Amadeo. Di ba? Paki-elaborate nyo nga po ng konti, brother. Ang palabra de honor po ay katumbas din ng salitang may isang salita. Kapatid na Ryan at sa amin po mga taga-subaybay. At sapagkat ito po ay tinatanggap nga natin na palabra de honor ay marapat lang na ating pong panindigan kung ano po ang ating pong sinalita at ipinangako sa ating kapwa, lalo na sa ating Panginoong Diyos. Hindi kasi kakaunti ang masasabi nating nagdanas o pwedeng sabihin naging biktima ng pinangakuan at hindi naman tinupad. Di ho ba? Opo. Alam ko po, nakaka-relate ang marami sa atin sa bagay na ito. Kaya hindi na po natin patatagalin. Pasimulan po natin, kapatid na Amadeo. Opo. At ito po ay hinango po natin sa mga sulat ng mga ngaral na ito po ay si Haring Solomon. Sa kanya pong sulat sa Ecclesiastes Kapitulo 5, ang versikulo po ay 2. Pakinggan po ninyo ang napakahalagang mga pagpapayo ng Haring si Solomon. Ecclesiastes 5:2, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Yan po mga minamahal naming mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay mayroon pong kahihinatnan o marami pong bagay na dahil po sa kanyang pagsasalita na hindi po isinasagawa, ito po ay magbubunga ng hindi maganda. Hindi lamang sa tao na yung pinangakuan, lalo na nga sa Diyos na sa kanya ay nangako ka ng pagtupad sa iyong pangako. Eh kung sa tao nga, mahirap na na makaranas nung hindi to pa rin yung ipinangako. Opo. Sa Diyos pa kaya? Kaya i-breakdown po natin, sa isahin natin, ano-ano ba yung pwedeng kahinatnan o maging bunga sa buhay ng isang pinangakuan pagka yung nangako eh hindi tinupad yung pangako o hindi nagkaroon ng isang salita? Kapatid na Amadeo. Katulad nga ng ating pong nababasa sa banal na kasulatan na kababasa po ng kapatid na Ryan, eh huwag po tayong pabigla-bigla ng salita. Alam niyo po, kapag ka ang salita ay hindi po natin tinupad sapagkat yun ay ipinangako natin sa Kanya, eh nawawalan po ng tiwala yung pong ating pong pinangakuan. Tao man siya o Panginoon man natin siya, kapag ka pinangakuan natin, eh hindi natin tinupad, yun po ay nagiging malaking pinsala. Kapatid na Raya. Hindi pinag-uusapan kung ang pangako ay maliit o malaking bagay lamang. Opo. Ang pinag-uusapan po, pagka nagbitaw ng salita o nangako,
kailangan talagang yun ay tinutupad. Ito man ay sa utang halimbawa. Di ho ba? Opo. Nangailangan ka at yung nilapitan mo, kaya mo nilapitan ay dahil maaasahan mo. Pero yung nilapitan mo na maaasahan mo, manghahawakan sa pinangako mo. Alam ko po, nakaka-relate tayong lahat sa bagay na yan. Pero karaniwan na pong nangyayari. Yung humingi ng pabor o umutang, ang pangakong ito ay muling ibabalik, eh hindi na nga nagkakaroon ng kaganapan. At yun, opo, napakasakit. Magdudulot po ito nang hindi na muling pagtitiwala nung pinangakuan o nung inutangan. Di po ba, kapatid na Amadeo? Ano pa po ba yung mga ibang bagay na pwedeng makitang kahihinatnan kapag ka po pinangakuan at hindi naman tinupan? Bukod po doon, yun na nga po ang inaasahan pa po natin, kapatid na Ryan, sa ating pong mga taga-subaybay, na kapag ka tayo po ay nangako at hindi natin tinupad, masasaktan natin ang kalooban nila. At sa darating na mga araw, hindi na po sila aasa na kapag ka nangako ka, tutuparin mo ang pinangako. Ayun ang isang mabigat, di ho ba? Opo. Kasi nadala na eh. Saktan po eh. Nasaktan. Kumbaga, nung una, maaring nakapagpatunay ka na tinupad mo yung pangako mo. Kaya po, mga kaibigan, isa po yan sa maaari pang kahinatnan. Hindi na umasa sa'yo, di ba, yung pinangakuan mo. At isa pang napakaselan na pwedeng kahinatnan ng hindi pagtupad sa binitawang salita, yung pong benepisyo, hindi mo na matatanggap uli. Di ba? Lumapit ako sa'yo ng pabor, kapatid na Amadeo, o lumapit sa'yo ng pabor, ang sino man, dahil tinupad mo yung pangako mo, natanggap mo yung benepisyo doon sa taong kausap mo. Pero dahil sinira mo yung pangako mo, yung benepisyo sana nung una na napakinabangan mo, wala nang kasunod yun. Dahil opo, mapuputol na doon. Mapuputol na. So, mga kaibigan, ganun ka-importante ang kahalagahan ng pagkakaroon po talaga ng palabra de honor. Tunghayan pa natin ang mga naging pagpapayo po ng Haring si Solomon. Sa 5 at 3, ganito po sinasabi. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ng hindi tama. Ano po ibig sabihin nito, kapatid na Amadeo? Napakaganda po nung salita. Ano po? Eh, ang ibig pong sabihin po niyan, kapag ka hindi mo pinag-aralan, hindi mo inusisa, ikaw ay nagsalita, maraming pangako ka na binitawan doon sa iyong minamahal kaya o kaya sa sino man taong nakipag-usap sa iyo, eh binibigyan mo ng panganib ang iyong sarili sa kanya sapagkat yun ay hindi matutupad. Ayun, napakasama lalo ng idudulot. Opo. Sabi nga po kanina, hindi lang sa tao, lalo na sa Diyos kasi ang totoo, pinapahayag natin na tuwing tayo ay nangangakot, hindi natin pinaninindigan at tinutupad, eh wala tayong takot. Pwedeng sa tao, hindi ka mahiya na ipahayag na nung panahong hindi mo tuparin ang iyong pinangako ay walang kaso sa'yo dahil hindi mo ipinapakitang ikaw ay takot. Pero paano kung sa Diyos? Di po ba? Opo. Paano kung sa Diyos tayo magbibitaw ng pangako at paulit-ulit natin magagawang hindi tutuparin? Masasabi mo ba sa iyong sarili na hindi ka natatakot sa Diyos? Di po ba't hindi? Pero hindi natin namamalayan, nahahayag yon, kapatid na Amadeo, kapag ka hindi natin tinutupad ang pangako natin sa Diyos. Di po ba? Para pong pinatutunayan natin sa harap ng ating pong pinangakuan, hindi tayo natatakot sa Kanya, lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kaibigan, speaking of pangako, saan natin madalas naririnig at napapanood ng mga bagay na ito? Di po ba sa kasalan? Alam niyo po, nabasa ko, isa pong sikat at kilalang artist, kapatid na Amadeo, si Ariana Grande. 2 years ang kanilang pagsasama. Ibig sabihin, yung 2 years na yon ng kanilang pagsasama, ang dahilan po nun ay dahil sa pangako nila sa isa't isa. Pero, unfortunately, after 2 years, nag-divorce. Yun nga po ang mahirap pong bagay na dalhin sa kalooban, dahil sa
hindi tinupad na pangako. Pero mas malamang sa ganun pong sitwasyon, sa posibilidad na mangyari sa kanila, yung mahirap po silang mapagbalik sa dati nilang katamdamin. Dahil nga po, nasira na yung tiwala. Opo. Pangalawa, hindi naaasa. At pangatlo, yung posibleng benepisyo sanang matanggap sa isa't isa, hindi na rin magiging continuous po. Opo. Yun. 2 years, alam nyo po, meron pa pong mas malala. At alam ko, higit pa dito, si Britney Spears po, 1 year lang. After 1 year ng pagsasama mula sa binitawang pangako, pagkatapos nun, ay nag-divorce na. Kaya, iilan lamang po ito. Marahil ay mas may kilala o nabalitaan o alam kayo na higit pa kaysa rito. Mas maikli pa sa 1 taon. Sa 6 na buwan, sa 1 buwan, maaaring meron pa nga ay baka oras lang. Alam ko po kasi meron ganon, pero hindi ko lang matandaan kung sino. Oras lang ang inaabot ng paninindigan sa kanilang ipinangako. Pero pagkatapos nun, ay nawala na ang lahat. Kaya, ano inihahayag nito, kapatid na Amadeo, sa ganitong pangyayari na kinahihinatnan ng pagsira ng tao sa kanyang pinangako? Ang inihahayag po niyan, kapatid na Ryan, at sa amin po mga kaibigan na sumusubaybay sa segment na ito, ito po ay naghahayag ng kawalan ng pagrespeto sa palabra de honor. So, ibig sabihin, kayabangan lang. Oo po. Diba? Pagpaumanin po ang salita, pero yun po talaga. Pagka ang tao, maraming sinasabi, pero ni isa sa kanyang sinasabi ay hindi tinutupan, yun po ay nagiging kayabangan lamang para sa kanya. O ang pagkawala ng palabra de honor. Kaibigan, marami po at patuloy na dumarami ang dumaranas nito. Mauuri natin sa 2 ang tao kung itong isyong to ang pag-uusapan. Biktima ng pinangakuan at nasaktan at yung nangako na hindi tumupan sa usapan. Sa napakabigat na kalagayang ito na pwedeng maging biktima ang lahat, ikaw man yung nangako o ikaw man yung pinangakuan, naniniwala akong may solusyon sa bagay na ito. At ang solusyon po, babasahin ko po sa inyo. Sa 5:5 ng Ecclesiastes, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mga ngako nang di naman tutuparin. Sa verse 4, ito po ang nakasulat, kung mga ngako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Eh, napakaganda po, kapatid na Ryan, ang inyo pong ipinaglingkod na talata para po sa ating pong mga kaibigan at sumusubaybay sa programang ito. Ang solusyon po talaga para hindi na po lumala, hindi dumami ang mga tumatangkilik sa paglabag po sa palabra de honor, tuparin po natin kaagad ang ating pong pangako. Sipin nyo po, kahit hindi po sa Panginoong Diyos tayo mangako, kahit sa tao lang po, sinabi natin po doon sa ating pong minamahal, pakakasalan kita, pero hindi mo tinupad yun. Napakasakit sa kalooban po noon. At hindi lamang po yun. Katulad nga na sinabi po kanina, kahit nga po pangungutang lang, ipinangako mong babayaran, hindi mo binabayaran, masakit po talaga sa kalooban yun. Lalo na po sa ating pong Panginoong Diyos. Napangahawakan po kasi, mga kaibigan, kapatid na Amadeo, yung katwiran na di na lang ako mangangako. Kasi kung di ko rin lang naman matutupad, hindi na ako mangangako. Ito po bang bagay na ito, bagamat nasulat, ay kailangang panghawakan para ang dahilan ay hindi tayo manindigan sa ating sinabi? Hindi po eh. Ipinakikita lamang po rito, mga kaibigan, na pahalagahan natin yung kabanalan nung ating ipinangako. Yun mismong pangako. Di po ba? Opo. Banal yun. Sagrado yung pangako na ating binibitawan. Kumbaga, huwag maging common. Kumbaga, sa panahon po natin ngayon, sabi ng iba, sa yung mag-asawa daw, huwag naman tayong masyadong magsabihan ng I love you kasi magiging common na eh. Disclaimer lamang po. Hindi namin po ipinapayo na huwag nating ugaliin ang laging magsabi ng I love you sa ating pong kapartner. Ang binibigyang diin po rito, hindi matuwid na panghawakan ng tao na basihan
yung talatang ito para hindi na lamang siya mangako. Sa halip, ipinakikita ay ang pagpapahalaga sa atin po mismong ipinangako. At alam niyo po, inihahayag mo na mahalaga ang iyong pinangakuan pagka pinahalagahan mo ang iyong pinangako. Napakaganda sa kabaliktaran po nun, kapatid na Amadeo, kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong pangako, hindi mo siya mahal talaga. Napakasakit po noon, di ba? Kaya mga kaibigan, sumasampalataya po kami na sa sinasabi po ng pagtuturo ng banal na kasulatan, uulitin ko lamang po ang verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ng mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Kaya pinanghahawakan po natin dapat ang bagay na ito. At tandaan natin, pagka ang pag-uusapan pangako, dapat ka bang matakot? Pati naman din, dapat bang matakot ang isang tao na mangako kung mahal naman niya yung kanyang papangakuan? Eh, hindi po. Dapat na matakot. Kasi po, mga minamahal naming mga kaibigan, kung talagang ang pag-uukulan po natin ng pangako ay minamahal natin, hindi po nakakatakot mangako. Eksakto po. Kaya wala akong alam at balita na ang isang ikakasal eh tinanggihan yung part na mangangako na. Wala po akong alam na gano'n. Ibang issue naman po ito sa tinalakay natin kanina. Naniniwala po ako sa isang tapat na nagmamahal sa kanyang magiging asawa sa panahon na sila'y nangangako, walang takot. Handa niyang sabihin yung kanyang pangako at panindigan yon dahil mahal niya yung kanyang pinapangakuan. Paano pa kaya, kapatid na Amadeo, kung Diyos ang iyong papangakuan? Opo, mas lalong dapat maging matapang tayo at ipakita natin sa Panginoon ang katapatan natin sa Kanya sa pamagitan ng pagtupad ng ating ipinangako sa Kanya. So, yun po mismo, mga kaibigan. Ang Diyos o ang pag-uusapan, pagtatapat sa pangako, siya ang unang-una na hindi sumira sa Kanyang salita. Siya ang unang-una na nagtataglay ng palabra de honor. At naranasan nating lahat yan. Panahon na upang ito naman ay iparanas din naman natin sa Kanya. Dahil kung sa Diyos ay kaya nating iparanas, panindigan ang ating salita, kung sa Diyos ay magkaroon tayo ng pag-uugali na may palabra de honor, walang tao, mahal sa buhay, kapatid na Amadeo, na hindi natin maipadarama ang mabuting ugali o katangian na palabra de honor. Di po ba? Kaya, mga kaibigan, sa huling verse po na ating babasahin, pakinggan po ninyo ang patuloy na pagbibigay ng advice ng Haring si Solomon. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 6. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaong bagay, mangangako ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan galit na galit ang Diyos kung magkagayoy hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Patid na Amadeo. Napakaganda po at angkop na angkop po ito sa ating pong pagtuturo sa pamamagitan ng programang ito, kapatid na Ryan. Katulad po ng sinasabi po sa verse na ito na huwag nating payagan na tayo po'y magkasala dahil sa ating pong hindi pagtupad ng pangako. Lalo na tayo po bilang mga Kristiyano, kapatid na Ryan, mga taga-subaybay. Kung kinikilala natin na tayo po ay Kristiyano, mas lalong may malaking dahilan tayo na tuparin natin kung ano yung ating pong pangako. Kasi ang Kristiyano po ay hindi lamang tawag na Kristiyano, kundi Kristiyano siya sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pagka oo, oo. Pagka hindi, hindi. Katulad yun ang pangako, kapatid na Ryan. Opo, kumbaga, sabi nga kanina, kayabangan ang katambas na kahulugan ng maraming sinasabi at hindi naman tinutupad. Kaya po, pumili tayo. At naniniwala ko, sasasabihin kong dalawang bagay na pagpipilian natin, magkakapareho tayo lahat ng sagot.
kung magkaroon tayo ng paninindigan sa ating salita, ang Diyos ay pagpapalain tayo. At kung sisira tayo sa ating salita, ang Diyos ay galit na galit sa sino mang taong hindi tutupad sa kanyang sinalita. Ano pipiliin natin? Di ba, kapatid na Amadeo? Opo. Mas mabuti pong piliin natin ang magtapat sa Diyos, una sa lahat, sapagkat kung tayo po'y tapat sa Kanya, hindi tayo sisira ng salita sa Kanya. At kung yun ang basihan, mas lalong magkakaroon tayo ng paninindigan, tuparin natin sa ating kapwa ang ating pangako. Dahil ang batayan nito, nagsalita tayo sa Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, naniniwala kami, alang-alang sa hangad nating magkaroon ng full life, ng kumpletong buhay, tandaan po natin, ang taong walang isang salita ay hindi lang sumisira sa kanyang pinangakuan, kundi siya mismo o ang sarili niya mismo ang kanyang sinisira. Upang maiwasan ito, taglayin natin ang katangian na ipinapahayag ng pagtuturong ito na magkaroon tayo ng palabra de honor. Ipagpala sa atin ang araling ito na atin pong narinig magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagtatanghal sa programang Ang Kabanal-Banalan. Sana po ay patuloy namin kayong mapaglingkuran at lagi niyo pong tatandaan, when God is all we have, we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!